At dahil napuyat na naman ako sa kakaisip kagabi ko anong lulutuin ko ngayon, ayan, nagising ako ng mga 10 a.m. na. So, ayan, pumangon agad ako. At dahil alam ko, may naisip akong lutuin pero kulang ang mga ingredients. So, ayan, nag-decide muna akong pumunta sa grocery. Pumunta nga pala ako dyan sa marketplace. Yan yung pinakamalapit na grocery dito sa BGC. So, ayan, nanguhan na ako ng mga ilang ingredients sa lulutuin ko. So, ayan, magluluto nga pala ako ngayon ng vegetable kare-kare, tempura, and buttered shrimp na gawa lang din naman sa ulo ng shrimp. So, ayan yung mga kailangan ko sa vegetable kare-kare. So, as usual, puso ng saging, sitaw, talong, and ayan, pecha. So, ayan, hiwa-hiwain muna natin ang ating mga puso ng saging. Ayan, hiwa-hiwain muna natin lahat ng mga vegetable para ready na siya lahat. Mas madali kasing magluto kapag hiwa-hiwa na lahat ng mga gagamitin mo. So, yan. Pero bago ko siya hiniwa, syempre hinugasan ko muna siya para hindi ko na ulit siya hugasan kasi mas gusto ko kasing hugasan bago siya hiwain para hindi siya nagtutubig. Kasi pag hiniwa, pag saka pa siya hinugasan pagkatapos hiwain na yun, puro siya tubig, di ba? So, ayan. Nagpokpok na ako ng maraming bawang and naghiwa ng sibuyas. And then, pag nahiwa ko na yan lahat, syempre, ang gagawin naman natin is, ano nga bang gagawin? So, ayan, ang tagal ko mong maghiwa dyan. So, ayan. Hinugasan ko na rin tong ating shrimp and then kukunin ko lang yung mga ulo niya kasi yan yung gagawin nating buttered shrimp. Para hindi masayang kasi masarap yung ulo niya ni. Ayoko naman siya ilagay sa kare-kare kasi parang gusto ko lang talaga vegetable lang talaga. Yun, parang ganun lang. Ayan. So una, ginawa ko muna dito sa shrimp ay sinalis ko yung kanyang bituka. Ayan, kasi medyo malangsa yan. And then mostly yun lang inaalis natin pero hindi natin alam meron pa siyang bituka dito sa ilalim ng kanyang chan. So yan. Pero mas manubis lang. Arte-arte lang kaya inaalis ko yan. Kasi makababa siya po. Tapos ang ginagawa ko dyan, hiniwa ko na yung paslansan yun. Tapos ang kapaslansan ulit. Yun pati yung ilalim, hiniwa ko. Ang purpose nyo is para maging straight yung ating shrimp. Hindi siya yung naka-curve pag pinipito siya. Yan yung mga ginagawa sa restaurant. So yun. Isa-isa ko nang inalis yung mga gulay. I mean, pinakuluan ko. Una kong pinakuluan, syempre yung pinamatigas yung puso ng saging. And then, sunod-sunod na lang yun. So yun. Tapos dito naman sa part na to, minarinate ko lang. Or hindi ko naman minarinate, sinison ko lang yung shrimp ng mga seasoning. Kahit anong gusto mo. Pepper, paprika, kung ano lang meron kayong pwede na yun. Basta may lasa lang. And then, pagkatapos kong isison yung shrimp, nilagyan ko siya ng flour. And then, ito ding ating egg. One egg lang. Nilagyan ko ng flour, cornstarch. And then, nalahalo ko ng ganun yan. Kaya ako naglalagay ng cornstarch para pampalutong. Ayan. So, ready na tayo. So, sinusaw ko muna siya sa mixture natin ng egg, cornstarch, and flour. And then, nilagay ko siya dyan sa breadcrumbs na. Pero dahil gusto ko siyang palakihin, at yun din yung usually ginagawa sa mga restaurant, babalik natin siya sa egg mixture. Tapos, ibabalik din natin ulit siya sa breadcrumbs. Bali, double coating para mas malaki. Kasi mas masarap yun. Mas malaki, mas crunchy. Ayun lang. Tapos, prituhin na natin ang ating tempura. Mas maganda sana kung deep fried pero dahil wala kami oil, nakalimutan ko na naman bumili ng oil so hindi siya deep fried. So yun lang, konti lang niluto ko kasi lulutuin ko na lang siya ulit pag marami na kami oil. So yun guys, and then yung ginawa ko sa ulo, ginawa kong buttered shrimp. So yun yung ating curry, kainan na. Thank you for watching. Bye!